Well, this is Mark. So guys, nandito po ako ngayon sa trabaho ko. Nag-iikot muna ako as a safety officer po kasi trabaho ko kasi dito is mag-iikot para tingnan yung mga area na nasakupan ko, which is lahat naman ng kumpanya is nasakupan ko, ano. Nagtatrabaho po ako sa isang pharmaceutical company. Tapos bilang isang pong ano, bilang isang safety officer is obligation ko po na gagawin yung trabaho ko to maintain the safest workplace, no? So ang ginagawa ko dito is i-maintain ko yung safety ng kumpanya, ng tao, na hindi lang kumpanya kundi lahat ng mga empleyado dito sa kumpanya na pinagtatrabahuan ko, no? Which is ang kumpanya na pinagtatrabahuan ko ay ano, pharmaceutical company. Is laboratory po siya, manufacturing, ano, kaya medyo stricto po dito, ano. So guys, gagawin po natin dito ngayon is itutour ko kayo sa area kung saan tayo pwede pumasok, ano, kasi dito kasi sa ano, sa mga pharmaceutical kasi is hindi po lahat ng area pwede natin pasukan. Which is ako na may isa kakapasok ako kahit saan kasi trabaho ko naman po lahat na i-monitor lahat ng area kung talaga ba lahat ay sumunod ba sa safety protocol, ano? Which is dito naman sa atin, lahat ng kumpanya ngayon ay sumunod sa DTI Dole Interim Guidelines, ano? Which is meron tayong COVID-19 na kinakaharap ngayon. So guys, tuturo po ako po kayo ngayon. Is ngayon, andito po ako sa area kung saan yung mga lagayan ng mga expired medicine. So ako din po yung nagpa-process dyan para maitapo natin. Dumadaan po lahat po sa akin mga documents. So ako po lahat ang nagkasikaso as a pollution control officers, ano. Isa din po akong pollution control officers. Isa din the meantime, isa din po akong safety supervisors ng company. So yung nasa likod ko guys, yan po yung mga basura. Basura na mga expired medicine, mga gamot po yan, ano. May mga antibacterial, vitamins, so halo-halo na po yung mga gamot dyan, ano, na for disposal na. May expired na kasi yan, eh. Then, ito po yung kinakatayuan ko ngayon, itong tent na to, is ginawa po namin itong bilang isang isolation tent, no? Kung disin kayo sumunaditikan ninyo, mainit na tao, na medyo may masama yung pakaramdam dyan na may nilalagay. Open area lang po siya, guys. So, kung makikita nyo, guys, dito, andito po ako ngayon. Ito yung area, yan, ito yung area kung saan po nakatambak yung mga basura, no? Mga expired medicine po yan. So guys, diretso tayo sa taas, ano? So nasa lower ground ako ngayon, ha, sa gate 3. So which is hindi naman siya kalakihan yung kumpanya na pinatrabahan ko, guys, ano? Yung laboratory naman is maliit lang, pero we have a 3 sister company, ano, which is located from Ortigas City ng ano sa NCR, tsaka the one is located at Muntinlupa City, no, Alabang Muntinlupa City. So dalawa po siya is Sydenham and Isopharma. So this is lahat po is pharmaceutical. Ito lang po yung pinaka main office po sa Dasmariñas, ano. So tutor po kayo, please. Hindi naman masyado kalaki ang kumpanya, which is unlike dun sa pinagtatrabahan ko dati na Wyatt Nutrition. Yung Wyatt Nutrition is a sister company po siya ng Nestle, which is mga gatas din po yun. Then nagtrabaho din po ako sa Unilab, which is Unilab is the same time na pharmaceutical company din, parang ganito din, ano, pero mas malaki kasi yun. So itong area to, guys, ito po yung so itong area na to, guys, dito sa likod ko, guys, ito po yung ginagawang pinse pa, kumbaga dito yung pagawaan ng mga sensitive na mga gamot, ano, na kung yung mga gamot na mga medyo delikado, so dito siya ginagawa. So dito yung sa kabilang building naman, guys, yung maliit na yun doon. Diyan po ginagawa yung hormones, which is aside din ng laboratories is ano, the only one
pharmaceutical company na merong paggawa ng hormones in the Philippines. So, nag-isa lang po itong company na to na may paggawa ang hormones. Yung mga hormones sa gamot ng mga para sa ano, mga AIDS, no? Mga tulo. So, dito po yung ginagawa, guys. So, yung mga main building po yan, yung malaking building na yan, dyan po yung ginagawa yung mga non-pen. Ibig sabihin sa mga non-pen, guys, is yung paggawaan po yan ng mga vitamins, yung hindi masyado critical na work na, ano, na mga gamot, no? So, guys, po tayo dito. Check po tayo dito, guys. So, yung sa ano ko po, guys, oh. Yan. Yung sa likod ko naman, guys, is ano po yan, building ng Coca-Cola, no? Sa Coca-Cola po yan, distributor po yan ng Coca-Cola. So, isa din po yan sa mga ano, bodega nila, tinatambakan nila ng mga stocks, ano? So, kung makikita nyo to, guys, no? Nasa second floor po ako ngayon, na pababa. Yan. Nasa pababa po ako. So dito po tayo kanina galing. Tapos dumaan tayo doon yun. Yun yung tent na yun. Isun po yung isolation tent tsaka yung mga pambakan. Ito yung makikita nyo mga container van, guys. Is mga stock. Dagayin po natin ng mga document yan sa mga ano, important document na andun yung lahat mga papilis na nire-retain natin na for almost 5 years para sa mga ano, sa mga ginagawang gamot. Kasi mayroon kasing ganyan eh. Dapat bago mag-expired yung gamot, nandyan pa yan. To, pag okay na yung gamot na ginawa natin tapos expired na, saka na natin kukuha para sa ano, para i-distract, no? So guys, dito po tayo. Balik po tayo dito, no? So ikot tayo dito, guys. So ito po yung area na kung saan ako dati yung dumadaan, no? Yan. Hindi naman siya ano, masyado ano dito kalaki yan. Kaya medyo maliit lang siya. Mabilis lang siya ipulit. Ano? So yun. Ito, nakita ko sa inyo. And guys, no? So, dalawang building yan. Ayoko na kasi dito pumasok, guys. Alam mo bakit? Natakot kasi ako dyan. May, ano dyan? May bata dyan na pasaway. Kaya nakakatakot. Ako mismo natakot dyan kasi naranasan ko na kasi yan. So, house district, ano ka strict po yung kumpanya, ano? Yung meron po tayong hand wash station dyan. So, yan po yung hand wash station natin. Bago po makapasok dyan sa, ano, dito sa loob, is dapat dumaan muna lahat dyan, ano? Maghugas ng kamay, temperature. So, that is the compliance for the new normal, guys, no? So, yan po, no? Yan. Kung nakikita nyo yan, meron tayo dyan, yan. So, na tayo, ha? This is the new normal. Ano, saan kayo? Uwi ka na? Ha? Uwi ka na, mamaya na. Sabay na tayo. Sabay na tayo. Nakabang na lang ako. May inalagaan daw. Ay, inalagaan. May dadaanan pa yan. Saan kayo? May dadaanan ka pa? A few moments later. So guys, ito po yung hand wash area po natin, ano. So dito din may makikita tayong ano, temperature scan. So nakikita 37.0, nako, mataas yung ano ko temperature ko, ano. So dito yung guardhouse. So ginagawa ko sa dito, guys. So ito po yung ginagawa namin ngayon. So tapos po tayo mag-tour, no? So, ngayon guys, nandito na po ako ngayon sa receiving area. Nakatambay po muna ako. Nakaupo muna ako kasi medyo napagod ako sa pag-ikot, ano. So guys, thank you for watching, guys. Kung sa simple tour, company tour na ginawa ko, ano, guys, kasi bawal tayo sa loob na ano. Pwede naman ipasok ang camera kasi bawal lang talaga, no. Hindi ko ipapakita gawa ng sa pharmaceutical company, medyo restricted yung area, no. So ang ano ko lang dito is yung pinakita ko lang sa inyo is yung sa labas, no, kasi yun lang kasing kailangan natin doon. Yun lang talaga kailangan kong pakita muna sa ngayon, no, guys, no. Then ako po ipapasalamat po sa mga nanonood na nasa sa suporta sa mga videos ko, sa mga vlogs ko. Thank you very much po. Then see you on my next videos, guys. So thank you for watching us. Then hopefully to continue my support din sa ano,
Baka may iba pa lang na po. Bye bye. Bye. Bell cut.